Binangonan, Rizal. Nakapalibot dito ang Makati, Pasig, Las Piñas at Laguna. May bibisitahin tayong pigeon fancier dito. Isa rin siyang maituturing na buhay na bayani. Bayani, marahil isa din siya sa patuloy na nagsisikap sa ibang bansa upang maituguyod ang pamilya at umasenso ang pamumuhay dito sa Pilipinas. At dahil ilang buwan din tayong may quarantine, sisimulan na natin ang pagbisita sa kanya. Tara na! Ito ang Bisitero! Ako si Russell Baldago, pigeon fancier since 2002. Naglalaro na kami sa SRPC. Nag-start ako mag-racing 2003. Nag-race kami sa SRPC. And then hanggang 2010, tumigil ako para magtrabaho sa ibang bansa. Eh, swerte naman, yung trabaho na nakakuha ko, isang pagiging loopman. Doon ako nag-continue ulit ng paglalaro bilang isang loopman sa ngamo ko, Emirati. Taga UAE siya. Naglaro din kami ng one loop race sa South Africa, Kuwait, sa Oman. And then later on, naglaro kami ng Abu Dhabi OLR, tapos Thailand. Yan yung mga bago na nilalaruan namin, Thailand. Tapos yan. Ganyan katikas ang ating pigeon fancier. Nakaka-proud, diba? Isa din siya sa mga Pinoy na lumalaro sa iba't ibang bansa. Go, go, go! Nag-cheer! Russell! Yan, salamat at kami ay pinabisita mo sa inyong loft. Yan. At nakikita ko talaga napakaganda ng mga ibon mo, no? O nga pala, nung naglaro ka dito, mga anong year yun? 2003 hanggang 2010. 2010 ka nag-start? As racing talaga, yung talagang laban talaga ng karera. Oo, bali anong club yun? Santolan Racing Pigeon Club sa Pasig. At bali doon ka? Tagaroon talaga ako sa Pasig, bali kaya ako napunta rito sa Binangonan dahil nakabili na ako rito ng sarili kong bahay. Kaya dito na talaga ako nag-stay. Pero talagang taga-Pasig ako, batang Pasig talaga. Ah, okay. Tapos ang mga ibon mong gamit dati? Ang mga ibon na gamit ko dati, yung tinatawag ko na Alexandra Line ko. Ang base niya naman. Nagawa ko pa dati ng design niya. Alexandra Line ang pinakagamit ko dati, yung dark checkered. Ang pinaka-base niya, Jimmy Gunn. Okay. Jimmy Gunn din ang pinaka-base niya. Naglalaro din tayo sa one loop. Bali, ano yung mga sinalihan mong one loop? Mula noon, naglaro kami sa... Kasama ko yung boss ko, naglaro kami na si Boss Nasir. Yan, naglaro kami sa South Africa. Maganda rin naman yung result namin doon dahil sumasama rin kami sa top. Laging nakakasama yung pigeon namin every lap, nasa top din yung race result niya. Ikaw din ang gumawa noon, si Storm 3. Ginawa mo ng portrait yun, di ba? Ginawa mo rin yun. Bali, ano ang masasuggest mo sa mga fanciers natin at sa mga newbies para sa pag-aalaga, lalo yung pag-prepare ng mga breeder natin bago isada? Sa pag-prepare naman, basic naman talaga natin, kailangan natin deworming. And then delusing tapos sa bacterial flushing. Yan ang kailangan ng ibon natin kasi kailangan linisin mo muna. Pag di kasi natin nalinis yung breeder natin, naipapasa nila sa mga young birds yun, sa mga inakay natin. Papasa nila yung bulate, yung mga bacterial nila, yung mga kanker. Papasa nila yun doon kaya kailangan linisin muna natin yun. Bago tayo magsimula na pag-parent. Para pagka nagsubo sila ng mga inakay, healthy talaga. Importante, kailangan healthy. Mas malapit tayong sa chance na manalo pag healthy ang ibon natin, kahit anong bloodline pa yan. Paano ka ba mamili ng mga breeders na sinasalang? Ito ba parang natural lang na pinagsasalpok or parang hinahayaan mo lang sa loob? Hindi, kailangan. Pagka magpe-pairing kayo, mga selection. Pag magseselect kayo ng ibon, bukod sa bloodline, kasi bloodline, ano ba yung hinahanap mo? Kung long, kung saan mo ba gustong maging magaling? Sa long, sa sprint, or middle? Ngayon, bukod sa ganung, kasi yun, makikita mo yung bloodline nila sa pedigree, makikita mo na yan, mapapasa mo yan. Madali yun, madali na yun doon, kasi basic na basic talaga yung ano doon, yung pagtingin. Kailangan, pagka nagpe-pair ka ng ibon, tignan mo yung katangian na meron sila. Kung ano yung nasa kak, kung ano yung nasa hen. Kung ano yung wala sa kak, hanapin mo sa hen. Kung ano yung wala sa hen, hanapin mo sa kak. Yun ang pinakamagandang pagpe-pair talaga. Kung malaki yung kak mo,
parisa mo ng maliit. Parang maging size nila, pang racer type talaga. Kasi karamihan sa mga big bird, malalaki, hirap talaga yan. Lalo pagka long distance race. Kailangan ng ibon na palalabasin mo is either medium or small. Yan ang magagaling sa long distance. Hindi pala dapat halos pareho. Oo, kasi pagka parehas malaki yan, ang laki na lang ilalabas nilang anak kasi parehas silang malaki. Kaya kailangan babalansin mo. Kung malaki yung cock mo, liitan mo yung hen. Sa mata, hindi naman ako ganong naniniwala, pero pan ako ng mga eye. Kasi nagagandahan ako sa mata nila. Kaya ang ginagawa ko na lang, kasi sabi rin sa akin nung kaibigan ko na isang nagturo sa akin sa Dubai na isang magaling din na pansier doon, na Emirati, kailangan ng eye, huwag ka magpe-pair ng isang dark tsaka isang light. Kailangan ng pagparisin mo, isang dark tsaka isang light. Huwag parehas light. Okay. Yan, yan ang isa sa mga sinabi niya sa akin. Na ngayon, ginagawa ko, okay naman. Kasi nagpapalabas naman ako na hindi weak eye. Laging magaganda yung mata na ilalabas ng mga racer ko eh. Oo. Kaya kung meron kang ibon na gustong pagparisin, mas maganda huwag mong pagparisin yung parehas ang mata. Yun yung sinabi niya sa akin, na sinunod ko naman. Kasi ang makakapagsabi na tama yung ginawa mo, ikaw lang din sa sarili mo eh. Sa result, pag nakita mo na yung result ng ibon. Papalo. Kaya yun, kung gusto nyo subukan, pwede. Yun lang yung mga pwede kong share na na-share din sa akin na ginawa ko. Ikaw ba nagpapares ka ng ano, ng let's say, pag nag-import tayo ng mga ibon, direct import, koko sa import, paano mo ba pwede naman. Nagawa yun? Kasi sa import lang, sa experience ko, pag import talaga, kailangan nila mag-adapt ng weather natin eh. Kailangan i-adapt nila yung location nila, yung weather, tsaka yung handling, yung paano mo sila alagaan. Kailangan ma-adapt mo nila yun. Kaya kailangan mo talaga silang bigyan ng time na i-adapt nila yun. Kasi may ibon na takot. Pag nilagay mo na sa cage, ayaw mamarako, ayaw mamares. Takot eh, kasi hindi niya pa ano yung lugar, hindi pa siya kalmado, hindi pa siya, hindi pa siya sanay. Kasi makikita mo pa rin naman ang result nun, base rin sa experience mo, sa'yo pa rin eh. Pero sa experience ko, okay naman, pwede naman gawin. Kasi ginagawa ko naman siya, kahit nung nasa Dubai kami, nag-i-import kami, galing Germany, galing Netherlands. Ipinapares ko sila, import sa import, okay naman eh. Maganda naman ang result ng mga anak. Pinares ko rin na import to local. Na-race din namin, maganda pa rin, nananalo pa rin naman. Okay, maganda. Oh, maganda rin ang result. Kaya okay lang 'yon, depende lang sa handling mo kasi kailangan mo talagang bigyan sila ng time para ma-adapt nila yung location mo eh. Oh. Tsaka yung handling mo, paano mo sila alagaan. Kailangan ma-adapt nila 'yon. Ano, paano ka naman mag-prepare ng mga pangkarera mo, mga kalapate? Sa pangkarera, kasi sa pangkarera, hindi ako nagpe-prepare pangkarera na eh. Nagpe-prepare ako, inakay pa sila. Dapat doon pa lang, preparado ka na. Sa mga magulang nila, bago sila itlog, pine-prepare mo na sila. Kaya nga tayo nag-deworm, nagbabacterial flushing, tapos nagpapaligo, nagtatanggal naman. Dapat doon pa lang, nagkakarera na kayo. Kasi yun yung totoo. Sa breeding pa lang, hindi pa nag-start breeding, nagkakarera na dapat kayo. Naglalaban na kayo. Kasi doon pa lang, pinapatibay mo na kung ano yung gusto mong maging kalapate na meron ka panlaban doon sa karera na gusto mong puntahan. Okay. Kailangan doon pa lang, start ka na ng karera. Kaya doon pa lang, nagpe-prepare na ako. Papunta ng pag-inakay nila, babaksin ko sila para hindi sila basta-basta tamaan ng paramikso. Kasi yun, importante yun. Kailangan matutunan nyo yun. Importante ang pagbabakuna ng ibon. Tapos, depende sa strain na ginagamit nyo na bakuna. Kailangan yung bakuna na ginagamit nyo, yung binabakuna talaga sa batok. Hindi yung pinapatak sa mata kasi magkakaiba ng strain yun. Magkakaiba yan. Pinag-aralan din namin yan doon sa UAE na. Kasi gagastos ka lang din naman eh, parehas naman ng gastos. Doon ka lang sa dapat, yun para talaga sa kalapate. Okay. Yun ang strain na gamitin mo, magparamikso ka, magvaccine ka. Tapos lagi nyo tatandaan, ito pinaka-tip ko talaga to, lagi nyo. Kasi base sa experience ko, ito talaga pinaka-effective. Every month, kailangan magbibigay kayo ng prevention ng kanker. Okay. Kanker, kasi ang lahat nag-i-start sa kanker. Pag tinamaan ka ng kanker, lalala na yan, mapupunta na sa lower, magkakaroon ka na ng salmonella, coccidiosis, E. coli, lahat na yan. Hanggang sa mga going light na ibon mo, tatamaan ka na ng mga adenovirus. Ang pinaka-worst nga, yung PMB. Umiikot na ulo, yun ang pinaka-malala na. Wala na yun, wala ka na, wala nang gamot yun, kinakal na yun. Kinakal na yun. Kasi kung ba't ko sinabing kinakal, kasi madaling mag-spread ang virus pagka meron ka nun. Kaya kailangan putulin mo na ron. Tapos yun nga. Kailangan gumagamit ng ano, or nagbibigay ng sinasabi mong ano, kanker? Kanker every month. Sa month? Hindi, 3 times a day. 3 days sa 1 month. Okay. Every month yun. Bali,
Kunyari, January 1, January 2, January 3, kanker ako niyan. Para protective yung, protektado yung ibon mo sa mga sa kanker. Kasi dyan lahat ng giyan, laging pag lumilipad ibon mo, nakabukabibig, di ba? Bakteriya, papasok agad dyan. Prone sila, prone sa bakteriya ibon. Kaya kailangan kung ano yung makain nila, di ba? Kailangan lagi mo paprotektahan ng kanker ng ibon. Kasi dyan ano pa lang may advice mo para sa mga newbies na mga nanonood sa atin para may apply din nila sa kanilang mga loft? Mamili kayo ng magandang, kung gusto nyo mag-start ha, o mag-start kayo, mamili kayo ng magandang bloodline na alam nyo kaya kayong ipanalo. Tsaka kailangan, galingan mo rin yung pag-aalaga, hindi na pwede magaling lang yung kalapati mo. Kailangan magaling din yung pag-aalaga mo. Parehas kayo nung ibon. Kasi kung pag magaling lang yung ibon, hindi ka magaling, hindi mananalo yung ibon. Magaling ka nga, yung ibon mo hindi naman uuwi kasi hindi maganda yung, ano, yung bloodline tsaka hindi siya magaling. Eh. Kaya kailangan parehas kayo magaling para manalo ka. Para manalo yung ibon mo, parehas kayo. Kasi magtutulungan kayo eh. Magtutulungan kayo bilang amo niya, bilang panlaro mo siya, warrior mo. Magtutulungan kayong dalawa. Yun yun, susuportahan mo siya. Tsaka pag naglaro kayo, itodo nyo na. Itodo nyo na effort nyo kasi nandun na kayo sa laban eh. Huwag nyo na sayangin kasi mayroong ibang pansier, ganun eh. Oo, tinitipid nila. Porkit kaya nung gantong gamot o kaya nung gantong supplement, wag, kung ano yung pangkalapate, tinetesting mo lang, parang ganun, nagtetesting ka lang, kailangan talagang itodo mo yung effort mo sa ibon, kung gusto mo manalo, yun yung talagang dapat mong gawin. Sarap mag-ibon, lalo kung nananalo ka, tapos na-enjoy mo yung abi. Ako, tingnan nyo, so sobrang ka-enjoy ko, pati yung ginawa kong business, sa ibon din, di ba? Sobra. Ako yung gumagawa ng breeder cage na ganito, na 4-layer, yan, gawa namin yan. Ako gumagawa niyan. Contact nyo lang ako sa FB, sa Russell Baldago. Ito, i-click na itong number nito, tawagan nyo. Russell Baldago, ayan, order lang kayo. Number mo, sir? 0998-468-6036, yan. Ayan, mga kabisitero. So, pag kailangan nyo ng breeder cage, contact po natin si Boss Russell. At talagang makikita nyo at masusubukan nyo tibay ng gawa nyo. Ako si Russell Baldago, isang pigeon fancier. Salamat, bisitero. Napanood nyo ang ating episode 3. At sana may napulot kayo para sa ating mga alagang pigeon racing. Shoutout nga pala sa ating mga viewers na sila Faye Redloft, Pitts Bernardo from Dubai, Ace Loft TV. At nais po nating acknowledge ang naka-inspired na comment sa atin ni John Gray. Ang sabi niya dito, agreed ako kay Ace, hindi magulo ang pagbablog at maayos ang usapan, marami ang makakaintindi. I'm from South San Francisco, California, USA. Wala akong mga kalapati, pero mahilig ako panoorin ang mga vlog na nagkakalapate. Noon, older brother ko ay nagkakalapate dito at nakikipag-race din kaso tumigil na siya. So, keep it up, bro! And I'm sure, marami ang natutuwa sa style ng pagbablog mo. At dahil dyan, salamat po, John Gray! Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!